Roilo Golez. Thank you. Maraming salamat dito sa pagkilala. Magandang hapon po sa ating lahat. Magandang hapon po. Magandang hapon po. Magandang hapon po sa ating lahat. Unang-una, ako ang bibigay galang sa ating punong barangay. Barangay Captain na Presidente ng Liga ng Buong Siyudad, Presidente ng Liga ng mga Barangay, ang Buong National Capital Region. At ating pinagmamalaki. We are all very proud of him, Kapitan Jun Birata. At para po sa alam natin lahat, si Kapitan Jun Birata, ang kanyang trabaho ay hindi lamang po para sa kanyang barangay, hindi lamang para sa siyudad bilang isang kunsihan, sapagat siya ay tinuturing isang kunsihan. Ang kanyang trabaho ay mayroong epekto at benepisyo sa maraming bayan at siyudad, kasama na ang probinsya dito sa Metro Manila area at sa Southern Luzon, sapagat siya po ang tumutulong para pagandahin ang daloy ng tropiko sa isa sa pinakomplikado na interchanges sa buong mundo, ang Bikutan Interchange sa Kapamahala, Kapitan Jun Birata. Palapan po natin, Kapitan Jun Birata. Itabahan ko rin ang ating bisita mula po sa unang distrito ng Paranaque. Nagaling sa isang pamilya, mahaba na rin ang paglilingkod sa ating siyudad. Anahin kasama sa Kamara ng Representantes, Congressman Edwin Olivares. Mga konsehal ng bayan dito, isang batang-batang konsehal galing sa pamilyang mahaba rin ang paglilingkod sa ating siyudad. Bata pa pero napakalawak na po ang kanyang pananaw sa servisyo, konsehal Pedro Bernabeu. At nandito din si ang pamilya nito ay matagal ko rin kaibigan mula po sa ating distrito din, Konsehal Ryan Deliana. Meron po tayo mga haligi ng Barangay Don Bosco dito. At ipatago ko rin si Konsehal Cong Benson at ito siya sa may ikuran. Nandito po ang mga haligi ng Barangay Don Bosco, ang chairman ng Committee on Education, Magawat Arce Bernardo. At dito din, kagawat din po. Kagawat din po natin, pinagmamalaki rin ang Barangay Don Bosco, ang kanyang mga magulang ay nagsilbi ng mahabang panahon sa atin. Balangga at Iglesi, kagawat Jackie Bustamante. At nakita ko si kagawat Don Muna. At dito po. Ang dito rin po ang mga dating kagawad, Peli Manahang, ang ating Treasurer, Cherry Binduan, ah, Konsehala, kung po sa amin sa Barangay DF, at mamahin po namin po, dating kapitan, mahabang panahon na outstanding, isa sa pinakamagaling na kapitan ng Metro Manila, dahil napakalaki ang kanyang pinakamahalang barangay, Barangay DF, pinakamalaking barangay sa Paranaque, Ben Amurao. At nandito rin po ang presidente ng mga kagawad sa buong 2nd District ng Paranaque. Malawak ka rin ang kanyang panahon sa servisyo. Para pangako natin ang ating tumalaki, Ricky Medaya, kagawad Ricky Medaya. Gusto ko pong batiin ang ating mga teachers. Ah, dito po, pinatawan po ng isa sa konsehal natin, ng miyembro ng pamilya na napakatagal na nagsisilbi sa ating siyudad, sa ating bansa, at kanyang ang lolo at kanyang tatay naging senador ng Pilipinas. Ang kanyang tiyo ngayon, senador ng Pilipinas. Yung kanyang tatay, tatlong termino na konsehal hanggang ngayon ng Paranaque. Pinagawa niya ngayon, batang-bata, Wahoo Soto.
Don Bosco 1, Helen Balandra. Taken ng Bernardo Square, Kathy Volante. Taken ng Malacanang Dulo, Lolita Apicados. At take care ng Don Bosco 2, Annabel Gonzalo. Ang mga magulang, mga bata na nandito. Alam niyo, maswerte po ang mga bata na nandito ngayon. Maswerte sila. Dahil lang sa napakaganda ang mga daycare center na kanilang dinaanan habang sila ay nag-aaral bilang musmusta. Naalala ko, madalas makipagkwentuhan siguro kayo para nasa nyo na yan. Eh po, lalo na mga galing sa probinsya na katulad ko. Kung ako'y nag-aaral ng kinder, yung skwela namin nasa silong lang sa ilalim ng bahay. Pero kahit paano, nakaraos. At yung magbatang ito, pag-graduate nila, dahil lang sa paglilingkod at atensyon na dinig siya ng ating mayor, Jim Bertabe, palakpandunan ng ating mayor, Jim Bertabe. Sa larangan ng edukasyon para sa tigre at para sa mas mataas pang baitang ng pag-aaral. At ayan din sa tayo naman kahit paano tumutulong rin. Sa pamamagitan ng pagpapagawa ng mga school buildings, ito mga batang ito, pagkatapos nito, maganda po ang kanilang may kinabukasan, maganda ang kanilang pagtutunuhan. Kaya, maswerte po sila. Marami po ang maganda mangyayari sa kanila. At gusto ko rin sabihin na marami sa mga batang ito pupunta sa Epsilano Elementary School. Pero lang natin kung nangyari sa Epsilano Elementary School, yung inyong eskwela dito, na halos lahat ang mga school buildings ang inyong lingkod po at ang paggawa ng mga nakaraang mga panahon. Kaya lang, ang disgrasya, pinagsakay ng aeroplano, nasunog at biglang nawala. Pero alam niyo naman ang magandang balita. Ang inyong kumustan po ay hindi po nagpabaya. Matapos na mangyari ang aksidente, agad na pumunta kay Presidente Pinoy Aquino at pinanggit ko sa kanya ang problema na nawalan ng classrooms ang mayigit at lulito ng estudyante na taga-barangay Don Bosco. Mabuti na lang po na magandulo para ni Presidente, agad na nangako pero nakagulat ko sapagkat yung usual na pangako ng isang Presidente inaabot naman isang buwan, dalawang buwan bago magkatuto. Pero kapag kakabang ito, matapos sa pangako, within 11 days, labing isang araw lang, nangyari ang Presidente December 10, December 21, nag-release agad ng Presidente ng 128 million pesos para po ipagawa agad ang Epsilano Elementary School. Ganyan po tayo kamahal ng ating Presidente. Kaya ngayon, yung nakakaawang pangyayari, pagkatapos po, sinisimula na po, ang Epsilano Elementary School, sinapagawa. Kaya ngayon, yung dating parang takpi-takpi sa pang-installment ng paggawa ng Epsilano Elementary School, pag natapos na yan, makakaasa kayo, ang Epsilano Elementary School magiging isa sa pinakamaganda at pinakamoderno eskwelahan, hindi lamang sa Paranaque, hindi sa buong Metro Manila. At yan ang mangyayari dito sa Barangay Don Bosco. Yan ay naghihintay para sa mga bata. Yan po ang pag-iingkot natin. Ngayon po, naalala ko rin yung aking kalagayan. Alam niyo, si Cong Golez, katulad din ng marami sa inyo, dahil sa mga probinsya, produkto ng public school, pero ngayon, nandito na. Nakatayo, isang congressman na. Medyo, mataas na ang darating. Paano nangyari ito? Alam niyo, malaki na itulong sa akin. Yung mga pangagulang ko, mga simple mga tao, mataas ang yung pangarap nila para sa akin. Nagugulat na ako, sabi ko, mataas na sa ako. Nakakatulong pa rin. Kaya ito ang payo ko sa mga magulang. Ito po yung mga batang ito. Sigurado may mga pangarap kayo. May mga pangarap po ba kayo para sa ibang anak? Ang gawin nyo, itaas nyo pa ang pangarap ninyo. Huwag niyong pigilan. Sapagkat patinas yung pangarap nyo, lalo mas mataas ang pangarap nila. At makakaasa kayo, si Cong Golez po, ang po na ako mga kasama ng inyong bayan, kasama ninyo sa inyong pangarap at inyong panalangin. Sana magtagumpay ito mga batang ito. Para nakikita ko na, marami sa kanila maging abogado, magiging doktor, magiging nurses, magiging engineer, magiging architect, computer expert, at katrabaho sa abroad. At marami pa mga
para sa ating bansa. Kaya muli po, si Congressman Golez po, kasama sa inyong panalangin na magpapagbay ito mga bata nito. At bilang pangwakas, gusto ko lang sabihin ang pamilya po namin, ang aking baybay, si Nati, at ang aking anak na si Congressman Rico Golez, ang number one counselor ng Paranaque, meron pong munting regalo para sa mga bata. Ito mga bata nito, pag-bakasyon, magtatakbuhan. Siguro dalawa, tatlo buwan, walang tigil na takbuhan. Kailangan pangalagaan ng kanyang maselan, mura, at batang-bata mga paa. Kaya meron ko kami mga regalo, bibigyan ko sila ng Golez Sinelas. Mamaya, pagkatapos ang graduation, pasensya na po kayo at maliit lang po ang regalo namin para sa mga bata. So, muli po, congratulations po sa ating lahat. Congratulations sa mga bata. Muli ang aking panalangin na lahat sila ay magtagumpay sa kanilang buhay. Salamat po. Nabuhay mo tayo na. Thank you. Palakpakan po natin ang ating congressman, Roilo Golez. Maraming salamat, congressman.